Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O lahat ay magkakabit.
kilingang oras, buhos ng langit, ang bangkok sa loob, punong-puno ng galit, titindi ang init, ng araw na walang katulad, lahat ng nasa ulo ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ang yayanin. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid, mga kaibigan, at lalo tigit sa atin pong mga masugid na mga taga-subaybay. Welcome po sa ating morning devotional dito po sa Hope and Love, at live din po tayo sa Central Quezon 2 Facebook page at ganoon din po sa Bread for Your Soul. Kasama po natin ngayon si Brother Joseph, ang ating admin ng ating programang ito. Brother Joseph, batiin mo ang ating mga viewers. Meron agad tayong 28 na nakasubaybay ngayon. Okay, yan. Binabati ko po ang ating mga viewers ngayong umaga. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang ating gising? Ayan, salamat Brother Joseph. Ikay talagang gwapong-gwapo ngayon. Of course, kasama ko rin po, meron tayong kasama, aking parang nag-iisa po ito. Yan. At kasama po natin, of course, mamaya papakilala ko yan. Kasama ko po ang aking napakagandang may bahay. Bumising po ng maaga, si Carol. Yan, ating pabatiin si Carol. Ayan, medyo nahihiya pa po siya. Of course, meron po tayong kasama. Narito po, si Brother John Holbrook. Brother John, bumati ka sa ating mga viewers.
Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa invitation na mag-join sa inyong devotional. Ayan, abay, nagtatagalog pala si Jan. Akala ko yung English ito. Anyway, mamaya po ay lubusan ko siyang ipapakilala sa inyo. Before po siya mag-speak, ay mag-musical offering po si Carol. At siyempre, maganda ning isususpense natin ng kaunti, ano, Brother Joseph, para talagang kumbagay magkaroon lalo kayo ng interest. Aba, sino ba itong ating speaker ngayong umaga? So, amin pong muling ini-encourage kayo na i-watch ang ating broadcast. Inyo pong i-like, i-share, at para po hindi lamang tayo ang makinabang, kundi lahat po ng ating mga kaibigan at ating pamilya. Tayo po ay magpapatuloy na hilingin natin ang basbas ng Panginoon sa ating pong programa sa pamagitan po ng opening prayer ni Brother Joseph. Let's pray. Father God, Heavenly Father, I would like to praise you once again and glorify your name, Lord. Lord, thank you so much for new life and another day. Lord, before we going to start a devotional topic message, may you glorify your name, Lord, and ask the Holy Spirit to guide us, Lord. Thank you so much, Lord, for opportunity to worship to you, Lord, this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat ng marami, Brother Joseph. English yung iyong prayer. Foreigner, pastor eh. Yan, palagay ko'y handang-handa kang mag-translate o interpret sa ating speaker mamaya. Nakalabas na pastor, nakalabas na lahat ng mga dictionary dito. Ayan, salamat po. Mga iba't ibang. Opo, kasi yung ating speaker po, of course, ay hindi ito Filipino sa kanyang citizenship, pero ang puso po niyan ay Pinoy na Pinoy. Okay, so atin po ngayong pakikinggan ang musical offering ni Carol, ang akin pong may bahay. At pagkatapos po ng kanyang musical offering, ay ipapakilala ko po ng lubusan ang ating speaker. Dali lang po. Karoon ng okay.
sa mundo ay puno ng pangamba. Maya't maya, ikaw ay luluhat mawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon na nakilala na ang magpapawi ng lungkot at tusa, tuwa sa puso ay didala, bait hatago pa. Ikaw lamang ang kailangan, ang lagi kong kinakailangan. Lawanit lang ng aking buhay, si Jesus lang ang aking buhay. Ikaw lamang ang kailangan, ang lagi kong kinakailangan. Lawanig lang ng aking buhay, si Jesus lang ang aking gabay. Lawanig lang ng aking buhay, si Jesus lang ang aking gabay. Amen. Okay. Isa pong salamat po kay Carol sa kanyang musical offering. Isa pong karapatan na ipakilala po ang ating morning devotional speaker ngayong umaga. Ang pangalan po niya ay si John Paul Brook. Siya po ay malapit sa aming puso na mag-asawa sapagkat nung siya madistino po kami sa Kalintaan, Rizal, sa Occidental Mindoro, ay doon ko po siya unang personal na kilala. Subalit siya po ay matagal nang nanirahan sa Pilipinas sapagkat ang kanya pong mga magulang ay mga missionary under po ng Adventist, ano yung mission. Ayan. At na sila po ay siya po yung lumaki dito po sa atin, lalo na po sa kabundukan ng Occidental Mindoro. Kaya siya po ay magaling magsalita ng Tagalog, lalo na po ng salita ng ating mga katutubo doon po sa Mindoro. At kaya po siya ay naging malapit sa amin, siya ay pumupunta sa bahay nung kami nasa Occidental Mindoro at umaakit kami sa kanyang pinaglilingkurang lugar sa Balangabong. Ano po. So, si John po ay talagang napakasigla, napaka-humble, at talagang lingkod ng... Actually, siya po'y tapos ng pagkapastor sa Amerika. At siya po ay sa halip na magpastor doon, siya'y bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang sinimulang gawain ng kanyang mga magulang. Kasi ang kanyang mga magulang ay missionary, siya din po'y missionary. At siya po'y naging matagumpay, naglingkod doon. Siya po'y meron ng asawa, si Rodeline, at sila'y may anak na isa. And then, sa ngayon po, ay mas tinawag siya ng Panginoon sa mas mataas po na tungkulin ng paglilingkod bilang missionary. Siya po ay executive director ng Philippine Frontier Mission. At hindi ko po siya malilimutan sapagkat sa napakarami pong pastor sa Pilipinas, ako po ang kanyang kinuha na officiating minister noon pong April 1, 2018. Kaya nagkakamali, Father John, ano? Sa kanila pong kasal at isang karapatan po na siya po ang kauna-unahan ko, sila po ang kauna-unahan kong kinasal sa aking buhay bilang isang ordained pastor ng Seventh Adventist Church. Mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers, ating ibigay ang ating undivided attention sa lingkod po ng Panginoon, John Holbrook.
Maraming salamat po, Pastor, sa iyong introduction at salamat din po sa pagkakataon sa inyong invitation dito sa inyong devotional ngayong umaga. Mga kapatid, magandang umaga rin po sa inyo. Ang ating devotional ngayong umaga, February 11, 2021, ang pamagat ay Understanding His Mission. At ang key text po natin ay sa Lucas 2:42. Basahin ko na lang po sa English. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. Sa mga kaugalian ng mga Hudeo, ang isang kabataan ay nagsisimula ng kanyang pagiging adult kapag siya ay 12 taon. Hindi pa ibig sabihin na siya ay adult na talaga at independent na, kundi nagsisimula na siyang matuto sa mga responsibilities at trabaho ng isang adult sa edad ng 12. Kaya yun din po ang edad kung kailan nagsisimula ang mga kabataang lalaki na sumama sa kanilang pamilya sa kanilang pupunta sa tatlong pista doon sa Jerusalem kung saan ayon sa kautusan ay kinakailangan ng lahat ng mga lalaki ay magpakita taon-taon. At sa tatlong pista na yon na nire-require ng kautusan ng Diyos, ang pinakadakila, ang pinakaimportante ay ang pista ng Pasko or Passover kung sa English. Itong Pasko ay sa sobrang mahalaga ang pista na ito ayon sa kautusan ng Diyos doon sa Exodo 12 versikulo 2, ito ay ginawa ng Diyos na pinakaunang buwan ng kanilang taon. Parang New Year's celebration na rin yon. At ang pista na ito ay sa original intent or plano ng Diyos ay may dalawang harap. Ang isang harap ay sa nakaraan, sa history ng mga taga-Israel kung saan ang Diyos ay nag-deliver o nagpalaya sa kanila mula sa kanilang pagkailipin doon sa bansang Ehipto. Kaya nandyan yung gabi kung kailan sila ay inalpas ni Paraon. Nandyan yung pagkatay ng tupa at nilagay ang dugo sa pintuan, sa taas ng pintuan nila, mga ganun. At sa panahon ni Jesus, ayon sa nabasa natin sa ating devotional, sa panahon ni Jesus, sa mga Hudeo, medyo hanggang lang dyan yung kanilang naalaala. Naging formal at naging parang seremonya lang itong Pasko. Na naalaala nila ang kasaysayan kung saan ang galing itong pista, pero hindi nila lubos inisip ang mga kahulugan ng mga mga simbolo ng mga na ginagawa doon sa pista. Ngunit sa panahon na si Jesus ay dinala doon sa Jerusalem at sumama siya sa kanyang mga magulang, nagsimula na siyang manood sa mga seremonya na ginagawa doon, nagsimulang nagbukas ang kanyang kaisipan. Sabi ni Mrs. White, he was stirred, parang naggulo kunti ang kanyang isip, nagising ang kanyang isip at nagsimula na siyang naunawaan niya hindi lang ang kasaysayan ng Israel, hindi lang kung saan nagmula ang Pasko, pero pati na rin ang isang harap ng Pasko sa plano ng Diyos. Ibig sabihin yung mga simbolo sa mga hinaharap, sa mga mangyayari sa buhay at sa kamatayan din mismo ng Mesiyas na darating. At habang tinitingnan ni Jesus, pinapanood ni Jesus ang mga ginagawa ng mga saserdote, parang sa kanyang paningin or sa kanyang puso, nararamdaman niya na ang mga seremonya na ito ay may kaugnayan sa sarili niyang buhay, na siya mismo ay connected sa mga seremonya na ito. At utay-utay nagbukas ang kanyang isip na kung sino talaga siya at kung anong kahulugan ng mga seremonya na yon sa sarili niyang buhay. At utay-utay, over the course of isang linggo ang Pasko na yon, araw-araw habang pinapanood niya yon, na-realize niya na tukoy ng mga simbolo na yon ay tukoy mismo sa kanya at sa kanyang buhay at kamatayan. Nakita niya ang mga simbolo ng saserdote na kailangan ayon sa kautusan, nakasuot sila ng puti, dalisay at puting damit. Na yan ay nagsisimbolo sa kadalisayan
at purity at kalinisan, walang sala, walang kasalanan ang darating na Mesiyas na maging tagapagitan, tagapagit na sa Diyos at sa tao. Nakita rin ni Jesus ang kordero na kailangan ayon sa kautusan ay walang sala, walang kapansanan. Ganun din, simbolo rin na ang Mesiyas na darating ay walang kasalanan. Mamamatay siya pero hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng kanyang mga tao. Nakikita niya na ang kordero na yun ay kinakatay at nagdudugo, nabubuhos ang kanyang dugo. At naintindihan niya na yun ay nagsisimbolo sa mangyayari sa kanya sa darating ng mga taon. Na naalaala niya yung mga nakaraan kung paano ang dugo na yun ay nilagay ayon sa kautusan ng Diyos, ay nilagay ng mga taga-Israel sa pintuan ng kanilang mga bahay, sa taas ng kanilang mga bahay, upang kapag dumating dumaan ang anghel ng kamatayan ay hindi sila matamaan, hindi sila mamamatay dahil sila ay tinakpan ng dugo ng kordero na yon. At nakita rin ni Jesus ayon kay Mrs. White, ang isa ring parte ng seremonyo na yon ay yung pag-ahin ng paghain pala ng unang bunga ng kanilang mga ani. At na-realize ni Jesus na yun din ay simbolo rin sa kanya na siya ay maging unang bunga, unang ani ng mga binuhay mula sa kamatayan. Mismo ang araw at ang panahon, ayon sa Eksodo, ang panahon mismo, ibig sabihin sa malapit na magsapat ang dilim, mismo tinukoy ni Jesus, tinukoy ng Diyos dun sa lumang tipan. Nakasimbolo po yon sa darating na sakripisyo na ganapin ni Jesus sa kanyang kamatayan para sa atin. At impress na impress si Jesus, talagang tinalaban ang kanyang puso na ito ay may kinalaman sa kanyang sarili. At kapag naintindihan ni Jesus ito, pakiramdam niya kailangan siya mag-isa. Hindi niya gusto nandiyan siya kasalo sa karamihang mga tao, sa magulo, sa maingay ng mga nagse-celebrate ng pista na ito. Nag-isa siya doon sa isang tabi habang pinapanood niya ang mga seremonya na yan at minumuning-munin niya ang mga kahulugan na ito. At kapag naintindihan niya ito, agad nagsimula na siya sa pagbabahagi ng kanyang mga natutunan sa mga tao, mismo sa mga leader, mga religious leaders. Lumapit po siya, higit pa nung bumalik na si Maria at si Jose na hindi nila alam na hindi pala kasama si Jesus, lumapit si Jesus naman doon sa mga leaders, religious leaders, at nagsimula siyang magturo sa kanila. Pero hindi sa mamamagitan ng diretsyong pagtuturo para hindi sila masaktan, kundi ginamit niya yung tinatawag ngayon na Socratic method. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga tanong, ay ginising ni Jesus ang kanilang mga kaisipan kung ano talaga ang kahulugan ng mga simbolo na iyon at kung ano ang darating, kung paano ang buhay ng Mesiyas na darating. At ayon sa sinabi ni Mrs. White, kung sana naintindihan ng mga leaders, ng mga Pariseo, ng mga skriba, ang mga tinuturo ni Jesus, kung sana binuksan nila ang kanilang puso at inisip nila ng malalim ang kahulugan na yun, ay simula sana yun ng isang matinding religious revival na kung saan sana ay kapag 18 years in the future, kapag simulaan ni Jesus ang kanyang public ministry, ay handa na sana ang maraming mga tao para tanggapin siya. Pero kagaya ng madalas na nangyayari, sinara ng mga Pariseo, sinara ng mga skriba ang kanilang puso dahil hindi nila matanggap na sila ay turuan ng isang bata na 12 taong gulang na taga-probinsya pa sa kaisipan nila. Ay hindi rin siya nakapag-aral sa mga school nila. O kung sa atin ay wala siyang tinapos. Pero naramdaman nila na may katotohanan talaga ang sinasabi ni Jesus. Pero nga dahil sa kanilang prejudices, hindi siya ayon sa kanilang iniisip na dapat maging guro, ay sinara ang kanilang puso. At kapag dumating si Jesus para sa kanyang public ministry, ay hindi sila handa ang tanggapin. Actually, ang isa sa mga napansin ko sa lesson na ito ay sabi ni Mrs. White, gusto sana ni Maria at ni Jose sa kanilang pagpunta sa Jerusalem na maging impressed si Jesus sa mga skriba at mga Pariseo na yon. Kasi si Jesus,
maingat sinusunod niya ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Pero sa mga traditions, mga kaugalian ng mga scribe at ng mga hindi niya ginagalang, hindi niya sinusunod ang kanilang mga traditions. Gusto sana ni Maria at ni Jose na ma-impress siya doon sa Pasko, sa kanilang mga turo, at na maging, mas galangin niya sila. Pero hindi niya sinusunod ang kanilang mga tradition kung paano, halimbawa, kung paano galangin ang Sabado. Ginagalang ni Jesus, inoobserve ni Jesus ang Sabado, pero hindi ayon sa kanilang mga tradition. Siyempre, hugas ng kamay ng kagaya ng mga tradition ng mga Pariseo. Nag-aral si Jesus, pero hindi siya nag-aral sa mga school, sa mga paaralan ng mga skriba. At nagturo rin si Jesus sa Biblia, pero hindi siya nagturo ayon sa mga theology ng mga skriba at ng mga Pariseo. Mahirap na mahirap, mga kapatid, na ihiwalay ang kultura at ang tradisyon natin sa turo ng Biblia. Pero napakahalaga, especially kung tayo ay mga tagapagturo, especially kung cross-cultural, kagaya sa akin bilang isang missionary doon sa mga Mangyan, na hiwalayin natin ang mga kultura, ang mga kaugalian lamang namin sa actual na turo ng Biblia. Sapagkat ang turo, ang mga prinsipyo ng Biblia, ang kautusan ay pwedeng i-apply sa iba't ibang pamaraan sa ayon sa ating kultura. Halimbawa lang, isang halimbawa lang ito, ay yung pagpikit ng ating mata kapag tayo ay nananalangin. Actually, walang sinabi sa Biblia na kailangan tayong magpikit habang tayo ay nananalangin. Ito ay kultura. Hindi naman masama. Hindi ko sinasabi na huwag tayong pumikit. Ang ibig kong lang sabihin ay ito ay isang kultura natin na maaring kunting iba ang application ng prinsipyo ng paggalang sa Diyos habang nananalangin tayo. May mga kultura sa mga Hudyo mismo dati. May mga kultura sila na kailangan takpan ng ulo kapag nananalangin. Meron namang kultura na kailangan magpadapa sa sahig habang nananalangin. Ito ay iba't ibang prinsipyo or iba't ibang application ng prinsipyo nanandyan sa kautusan ng Panginoon. So, Pastor, ang aking conclusion ay ipatira pa kupa para sa mamaya at ibalik ko ang panahon sa iyo para sa inyong reflection. Okay, maraming salamat, John, sa inyong masiglang pagbabahagi ng ating devotional ngayong umaga na may kinalaman po sa pag-unawa ng misyon ng ating Panginoon. Ano po? Talagang ang ating Panginoon po ay ipinadala ng Ama dito po sa lupa na talagang meron pong layunin. At yun po ang tinalakay ngayon. Ano po? At mula pa nung si bata hanggang sa siya talagang hanggang ipako nga sa krus. Ano po? Okay, tayo po'y dadako sa ating mga refleksyon. Kami muna po dito. And then mamaya po, kayo po na aming mga viewers, meron tayo kaninang umabot tayo halos ng 50 plus kanina, ay simulan nyo na po kayong mag-type ng inyong reflection dyan po sa chat box at mamaya din po yung inyong mga prayer request. Si Brother Joseph, naghanda ito, talagang maraming dictionary itong inilabas. Brother Joseph, what is your reflection about the emotional? Pastor, magandang umaga din naman. At sa ating speaker, Pastor, tinago ko na ha, ang dictionary. Tinago mo na kasi nagtatagalog pala naman ang ating speaker. So, at least medyo nakaka-relax ka na ngayon. Okay. Nakaka-relax na ba? Okay, ngayong umaga, napakaganda. Okay, good morning, John Holbrook. Napakaganda ng ating mensahe ngayon, no? At higit sa lahat, foreigner yung ating speaker, ay nakikita ko dito na ang Panginoon ay maingat talaga siyang isinusunod ang kautusan ng ating Panginoon. Magamat meron siyang masanga paligid niyang mga, alam mo yung mga paligid na usisero? Ayun, 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 di ba? Gusto ba ng, mahirap yung mga taong nasa paligid mo, yung maingay, no? Pagkatapos, yun ang susundin. Ay, hindi naman yun ang kautusan ng ating Panginoon, yung kaluban ng ating Panginoon, okay? At saka, ang hirap naging sitwasyon ng ating Panginoon, no? Alam niya yung kalooban ng Ama sa langit na kailangang magampanan niya.
eh merong na merong na merong mga nagtuturo ng kautosan dati, Pastor, na yung nasa, na napakahigpit talaga silang magdisiplinado. Pero ang problema doon ay mas alam ng ating Panginoon kung ano yung kautosan ng ating Panginoon, no? Pero yung mga parase, yung mga Hudyo, parang medyo ano yan eh, medyo strict yan. Mga strict yan pagdating sa kautosan. Ay, hindi nagagalit sila sa ating Panginoon. Ano ba ganun, Diyos ka ba talaga? Eh, ba't hindi ka nasunod sa kautosan? Ang akala nila, alam nila, Pastor, yun ay yung sinusunod nila ay kalooban talaga ng Panginoon. Mm. Ang hirap talaga mahirap ang naging sitwasyon ng ating Panginoon sa kalagayan natin ngayon. Napakabuti natin sapagkat nakilala natin kung sino yung tunay ng tagapagligtas at si Kristo. Sila sa panahon nila, hindi na talaga nila kilala kung sino yung tagapagligtas. At talaga namang hindi sila naniniwala kay Jesus Christ na 100% na Diyos ang ating Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala na ang ating Panginoon ay Diyos. Hindi natin siya nakikita pero tayo naniniwala. Samantalang sila dati, ay hindi nila nakikita ang ating Panginoon, ay nakikita nila ang ating Panginoon, ngunit hindi sila naniniwala. Ay, but mas advantage, dapat mas advantage sila, no, Pastor? Kaya nga, sa umagang ito, ay yung lesson na ito dito sa ating topic, maging maniwala tayo sa Kanya na lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti natin at siya ang magandang, pinakamagandang example na nakita ko sa lupang ito na nabuhay, Pastor. Ayan, salamat, Brother Joseph. Okay, sa reflection ko po sa ating devotional ngayong umaga, si Jesus po ay, he is a man with a mission. At siya po ay alam niya kung bakit siya pinadala po ng Diyos Ama. Ang mission po talaga niya rito sa lupa ay upang ipakilala ang Ama sa mga tao. At yung talagang ultimate mission po niya, bukod na siya nangangaral, siya ay nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayos ng mga demonyo, ano po, ang talagang mission niya ay iligtas tayo. At kita po natin mula nung siya ay bata pa, sa halip na yung kanyang mga magulang nga ay kanyang doon siya mamalagi. Talaga pong siya lumayo at ang sabi nga, pumunta siya sa templo at siya nakipag-sharing sa mga teachers of the law sa kanyang kapanahonan. So ang reflection ko po dito sa aking sa aking sarili, ano po? Aba, ay dapat pala bata pa lamang ang ating mga anak ay atin na pong itinuturo sa kanila, anak, meron tayong mission. Ano? Meron tayong mission. Ang sabi nga ng iba, what is our mission? Ang sabi ng ibang mga pastor, South Central Luzon Mission. Kasi that time, yung South Central ay hindi pa conference. So, may nagbibiruan na po, ang ating daw mission ay South Central Luzon Mission. Pero ang tinatanong pong mission ay ano ba ang ating gawain? Bakit po tayo, kumbaga ano ang purpose mo? Bakit narito ka sa mundong ito? Tayo ba'y para lamang kumain? O para magpakasaya? Yeah, hindi po yan. Yung mga blessing lang ng Panginoon yan. Pero ang talagang tayo po, kung paano si Jesus may mission, ibinigay niya ang mission na ito. At kaya nga, tayo ay mga missionary po, mga kaibigan, mga kapatid, ano po. At alam na alam ni John ang ating sinasabi sapagkat siya mismo po ay talagang bihasa at naranasan niyang maging missionary po sa kabundukan ng Mindoro. Kaya po, ito ang ating sinasabi. Alamin natin kung ano ating misyon. Ang misyon po natin ay ibahagi ang pag-ibig, ang pabalita ng ating Panginoon. Dapat po, bata pa lamang pala ay alam na natin ito. At kahit tayo ngayon sa ating kalagayan, dapat po yung misyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay dapat din po ang ating magawa. Okay? Sa pagkakataong ito ay ibabalik po natin kay John para sa kanyang mga karagdagan pa at lalitigit po sa conclusion ng ating pong devotional. Opo, Pastor. So, kagaya ng binanggit niyo, Pastor, sa
sa nabasa natin, natutunan natin devotional or lesson ngayong umaga. At dito sa Pasqua service, Passover service na ito, diyan na naintindihan ni Jesus kung ano talaga ang kanyang mission sa buhay. At sa kanya, sa katapusan naman ng kanyang buhay, ay binigyan niya sa atin, pinaliwanag niya sa atin kung ano ang ating maging mission sa buhay rin. Sa bawat isa sa mga anak niya, sa bawat isa sa mga alagad niya, sa bawat isa sa mga tagapagsunod niya, binigay sa atin ang mission na gumawa ng alagad. Go therefore and make disciples. May mga taong nagtatanong, ako ba ay tinawag ng Panginoon? Mga kapatid, kayo ay tinawag. Kung kayo ay baptized, believer in Jesus, kayo po ay nagperma na sa kontrata na ito na ang maging mission sa iyong buhay. Maaring ipaliwanag pa ng Panginoon sa iyo kung saan mo ganapin yon, kung saan mong gawin ang iyong mission. Pero alam nating lahat ng mga Christian na ang ating tungkulin habang dito tayo sa mundo, kung ano man ang ating hanap buhay, ang ating tungkulin dito sa mundo ay upang gawin alagad ang lahat ng mga tao dito sa mundo. Kaya paano mga kapatid sa inyong buhay? May mga panahon ba kayo na kagaya ni Jesus na naramdaman ninyo ang tawag ng Panginoon, narinig ninyo ang kanyang voices na tumatawag sa iyo? Ang tawag ba ng Panginoon ay nagre-require ba ng sacrifice? Kay Jesus, tinanggap niya ng tahimik na walang reklamo ang kanyang ang sacrifice na nire-require sa kanya. Paano po sa atin? Tayo ba ay tinawag ng Panginoon na mag-sacrifice ng ating career, ng ating family, ng ating livelihood, ng ating sariling buhay ba para sa kanya? Tinanggap ba natin, handa ba tayong mag-sacrifice para sa kanya kung yun ang tawag ng Panginoon para maganap natin ang misyon na binigay niya sa atin? Kung sakaling ay in the past ay tinanggihan mo ang misyon ng Panginoon, may pagkakataon pa. Ang sabi sa Hebreo 3:7, today, if you hear His voice, ngayon, mga kapatid, kung narinig ninyo ang boses ng Panginoon, kung narinig ninyo ang kanyang tawag, ay huwag nating tanggihan. Tanggapin natin at gawin natin ang misyon na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay. Napakaganda ng karagdagan ni John at saka yung kanyang conclusion. Talaga pong tinatawagan tayo, mga kaibigan, na alamin yung kalooban ng Diyos sa atin. At yun po, talagang tayo ay maging kanyang mga kamanggagawa. Sapagkat si Jesus po, ginawa na niya. He has already done His mission. At yung mission na yon ay isinishare sa atin para po hindi lang tayo magkaroon ng salvation, kundi lahat po ng mga tao. Okay, Brother Joseph, dadako na tayo sa ating mga pagbati. Kanina po, amin ang ipinapakita yung ating mga pagbati. Umabot tayo kanina ng 60 plus. Praise the Lord po sa ating mga viewers. At ngayon may 54 tayo sa ating screen na talagang nananatili. Thank you very much po. Hindi man po namin maisa-isa yung inyong pangalang banggitin sapagkat napakarami po ninyo. So amin na lamang po pina-flash at hopefully nakita ninyo at wala po kami nakalitan. So ngayon po, si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, sabi niya, good morning po, hope and love family. Thank you po sa prayer for us kahapon sa nilakad ng RAES. Ang RAES po ay ang Rojas Adventist Elementary School sa DOLE, yung Department of Labor and Employment. Okay na po kami. Ayan, ito yung pasasalamat, Brother Joseph at Brother John, ni Ma'am Jocelyn. Okay, kasi kahapon, yes, ito yung ating ipinang. Pero sabi, idalangin po din po natin ang ibang Adventist school dito sa Mindoro na sila ay makakumply bago matapos ang buwang ito para makaiwas sa napakalaking penalty. Okay, Ma'am Jocelyn, amin pong patuloy na ipagpipray ang iba pang mga paaralan natin dyan sa Mindoro. Okay, so ito ipapanalangin mamaya po ni Brother John. Okay, si Ma'am May De Leon Sumia ng Japan, sabi niya, pakipray po si Sister Joy Matsunami. Operation day po niya. Salamat po. Okay, Ma'am May, we will pray for Sister Joy Matsunami. Joy Matsunami. Ayan, mula naman kay Sister Annie Delonza, magandang umaga po sa inyong lahat.
Pasama po muli sa panalangin ang negosyo nila Charmaine Lopez at ng mga kasama niya na mag-grand opening sa February 14 na nawa ito ay magtagumpay sa Occidental Mindoro. Aba, mga taga Mindoro ang ating mga sa prayer request. Okay? So, isasama po natin yan ang kailangan ni Sister Annie. Mula naman po kay Sister Ana Gonzalez, pasama po sa prayer ang lahat ng West Valley members na may karamdaman at walang hanap buhay at ang patuloy na pagpapala, pag-iingat at proteksyon ng Panginoon sa bawat isa. Salamat po. Okay, amin pong isasama sa panalangin yan, Sister Ana, ang iyong kahilingan. Okay. Good morning po, Pastor. Salamat po sa Diyos. At gumaling na ang sakit na tuhod ni Brother Goring. Salamat din, hope and love. Oh, praise the Lord. Kasi kahapon po, ipinag-pray natin si Brother Goring. Siya po ay taga-Kalasumanga sa Panukulan, Quezon. At purihin po ang Panginoon, gumaling na ang masakit niyang tuhod. Okay? Mula naman kay Realyn De Los Santos, good morning sa inyo, Pastor. God bless sa inyo. Salamat sa mga magandang mensahe niyo lagi. Walang anuman, Sister Realyn De Los Santos, dyan po sa Antique. Kumusta kayo? Mula naman kay Doris Bantok, pasama po sa panalangin ang pinapasukan kong parlor. Sana po ay makilala at magkaroon kami ng mga customer. Nag-grand opening lang po nung isang araw. Salamat po sa prayer. Ayan. So, amin pong isasama sa panalangin. Sana po'y alam natin ang pangalan ng inyong salon, Sister Doris, para atin pong maipromote dito sa ating program. Mula naman kay Ma'am Lita Raniola Ocampo, please pray po kay LJ na tumaas na ang hemoglobin at huwag nang masalinan ng dugo. Salamat po. Yes, Ma'am Lita. Amin pong patuloy sasama si LJ. Mula naman kay Ma'am Leila A. Bundalian. Kay Ma'am Leila, good morning to everyone. Higit sa lahat, salamat sa magandang mensahe sa umagang ito upang lubos nating maunawaan ang kahulugan ng kalooban ng ating Diyos kung ano nga ba ang makabubuti o makakabuti sa atin, magandang buhay to all. Thank you, Ma'am Laila, sa iyong reflection. Okay, mula naman kay Ma'am Cathy Pablo, Pastor Joseph, good day and please pray for the school. You know our situation here. We need your prayers. Thank you so much. God bless. Yes, Ma'am Cathy, at palagi po namin yang isinasama sa panalangin ang inyo pong paaralan. Okay? Father Joseph, parang marami pa ako nakikitang mga refleksyon. Sabi ni Ma'am Realyn, good morning sa inyong lahat, Pastor, at sa magandang dilag na kasama mo. Ayan, ito po, Ma'am Realyn ay De Los Santos. Si Carol De Los Santos po siya nung dalaga. At ngayon po ay akin ang may bahay. Siya po ay taga Iloilo. Ayan, nakarating din po siya dyan sa Antique. Ano po? Kaya sana'y magkaroon ng komunikasyon at baka kayo po'y magkamag-anak pa. May kantayin, Pastor, ha, dilag. Ayan, sabi po ni Ma'am Jocelyn, thanks po sa speaker natin. Nagpapasalamat si Ma'am Jocelyn kay Brother John. Thanks po sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa background ng ating devotional message this morning. Permission to use it po sa aking future sermon sa church. Yes po. Gamitin niyo lamang po, Ma'am Jocelyn, yung ating mga background, kung ano man, para po sa atin, hindi po natin pag-aari ito ng hope and love. Kami po'y narito lamang para maglingkod sa inyo. God bless, Ma'am Jocelyn. Si Ma'am Maria Luida Maghirang, good morning po, hope and love family. Pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon ang ipinagkakaloob ko at aking pamangkin ay maluwalhating nakalabas na po sa ospital at magkasama na uli silang mag-ama. Maraming maraming salamat po sa lahat ng panalangin at lahat ng tumulong sa pamangkin ko. Yes po, Ma'am Maria Loida Maghirang.
Praise the Lord po na okay na ang inyong pamangkin. Okay, si Ma'am Mary May Aki Dabo. Good morning, hope and love. Salamat sa ating Panong Jesus sa buhay na kanyang ibinigay sa atin at sa kanyang pag-ibig. Amen. Yan, mayroong mga ito. Si Brother Edwin Ilagan. Good AM po. Sa napakaganda po ng share ni Brother, siguro Joseph ito. kasi Joseph ang Brother Joseph. Mahirap po talaga ihiwalay tradisyon at ang pagtanggap sa Panginoon dahil sa kasaliwat ito sa prinsipyo ng Panginoon. Kaya buhat ng tanggapin natin si Jesus, tayo ay ng puting damit at pag nabatikan ito, nakikita agad ng tao, pero dyan po ang biyaya ng Diyos para lagi tayo ay linisin. Thank you, Brother Edwin. At meron pang isa tayong nakikita. Ayan, mula naman kay Ma'am Banji Dagos. Sorry. Ang sabi po ni Ma'am Banji. Wala. Nawawala. Ayan, sabi ma... Madami din. Ayan, madama din nawa natin ang urgency ng pag-akay sa ating kapwa tungo sa pagkaunawa ng kahalagahan ng kaligtasan at pagtanggap kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Let's share the sacrifice of sharing the gospel sa lahat ng ating nakakasalamuha sa paraang makakaya natin. Blessings po sa speaker. Ayan, Brother John. Bigla may pagpalain ka. Sabi ni Ma'am Banji. Meron pa ako isang nakikita mula naman kay Sister Marilyn Ilagan. Kamangha-mangha, pag-ibig ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para iparamdam, iparada sa ating lahat ang unconditional love sa kabila ng kanyang sakripisyo. Ayan, salamat Sister Mylene. At meron pang isa, nakita ko, galing pa rin kay Sister Mylene. Hello po, Pastor John. Isa ka po magandang halimbawa ng pag-ibig ni Jesus Christ dahil kahit hindi ka namin kalahi, pinili mo po maglingkod sa bansang Pilipinas para sa dalisay na puso sa paglilingkod. Nakakaiyak naman, nakakatouch naman itong kay Ate Mylene. Kung malapit ka lang, Sister Mylene, ay ikay amin ng nayakap. Kaganda lang iyong... Kasi talagang si John po ay American, pero ang puso po niyan ay Pinoy na Pinoy. Ano po? At yan ay talagang matindi ang puso niyan sa gawain. Salamat! Dumarami, Brother Joseph, ang ating mga refleksyon. Mula uli kay Brother Edwin, good evening po. Napakaganda po ng mensahe ni Brother John. Mahirap po talaga iwala ang tradisyon. Ito sabi, at ang panampalataya kay Jesus, kaya dapat lagi tayong bumasi sa prinsipyo ng Panginoong Jesus. Okay? Marami pa. Meron pa ako nakikita kay Sister Gina Alamag. Magandang umaga po sa ating lahat. Pabati po sa pamangkin ko na birthday ngayon. Aba, happy birthday po. Ni Sister Gina Alamag. Ah, walang pangalan ano, pero yan, binabati po natin ang pamangkin. Sir Gina, nagdiriwa ng kanyang karoon. Sabi, siya po masipag, sumama sa amin pag-worship gabi-gabi. Pasama po sa prayer siya po ay may epilepsy. Sana po gumaling na siya. Salamat po. Yes, Sister Gina, amin pong binabati ng yung pamangkin ng happy birthday at sasama po namin sa prayer na siya po'y gumaling sa kanyang karamdaman. At meron pang isa ko nakikita, Brother Joseph, ito yung ating sponsor, si Sister Lolit Obo ng La Prima Bakery. Sabi, Pastor, pasama sa prayer ang aming business kasama ng mga tauhan. At saka si Ginang Generosa Abadilla. Okay? Amin pong ispatuloy na isinasama sa prayer ang La Prima Bakery, ang negosyo po ni na Brother Tony at ni Sister Lolit Obon. Ayan. Marami tayong mga listeners, ating mga
viewers po. Salamat po na kayo nariyan. At binabati din natin si Sir Jimmy Sara. Makilala natin ito si Sir Jimmy Sara. Ito po ay ating leader ng APML ito, ng Literature Evangelist. Salamat, Sir Jimmy Sara, sa iyong panonood. Okay, sana po kami walang nakalimutan sa aming mga binati. At marami po sa inyo ang mga nag-like. Ayan o, nariyan po. Amin din po kayong pinasalamatan sa nag-like at sa nag-heart. Okay, maliban sa ating mga kasama, kung meron tayong mga prayer request, Brother Joseph, meron ka bang prayer request? Continue lang po yung ating mga ang ating kalusugan at dire-diretso ang paglilingkod natin. Na lagi nating hilingin sa Panginoon na lagi tayong malakas. Amen. Sa paglilingkod ng ating kalusugan. Okay, salamat po. Ngayon po ay akin ding hinihiling na isama natin sa panalangin ang atin pong mga pastor, mga teacher, mga culture, mga layman, lalo na po ang mga missionary. Talagang napakalaki po ng kanilang mga ginagampanan. Pagpalain po ang ating mga ministry sa online at ganun din po sa mga face-to-face na mga pangangaral. Okay? Si Brother John, tayo ay dadako na sa ating panalangin. Hopefully ay nakuha mo yung ating mga prayer requests. Anyway, kung meron ka mga personal prayers, pwede namang isama mo na sa panalangin mamaya. Okay, palagay ko Brother Joseph, nahanda na tayo para sa panalangin. Atin pong ilagay ang ating presensya sa harapan ng ating Panginoon. Pangungunahan tayo ni Brother John sa closing prayer. Okay, tayo manalangin. Ama namin nasa langit. Ama, maraming maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Ama, na tinanggap mo ang iyong misyon nung si Jesus ay nandito sa lupa. Ginampanin ninyo ang inyong misyon hanggang sa kamatayan. Maraming maraming salamat po, Ama. At kami, bawat isa sa amin, nung kapag narinig namin ang misyon, ang trabaho na ibinigay mo sa amin, tulungan niyo po kami na aming ring tanggapin kung may kasamang sacrifice, kung ano man ang iyong tawag sa amin, kung paano naming gawin ang misyon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, ay tulungan niyo po kami na gawin po namin ito. Ngayong umaga, Ama, marami ring mga may mga kahilingan para sa may mga pasasalamat din po. Salamat po sa elementary school na nakapaglakad ng RAES sa Duli. Maraming salamat po na natapos 'yon. Pero dinadalangin pa rin po namin, Ama, ang ibang mga Adventist school higit pa doon sa Occidental Mindoro na kailangan pa rin nila matapos 'yon para makaiwas sa malaking multa. Hinihingi ko rin, rin po namin, Ama, na alalayan ninyo at gabayan po ninyo si Joy Matsunami na siya ay uuprahin ngayong araw. Hinihingi po namin ang iyong kagalingan at ang iyong hipuin niyo po sila at ang tulungan ng mga doktor sa kanilang pag-uopera sa kanya. Pati na rin po, Ama, ang negosyo ni Charmaine Lopez at ng mga kasama niya. May grand opening sa February 14, Valentine's Day. Hiningi po namin, Ama, na ayon sa iyong kalooban, ay basbasan niyo po ang kanilang negosyo doon. Pati na rin po, Ama, sa mga members ng West Valley na may mga karamdaman at wala po silang hanap buhay. Gabayan niyo po sila at ayon sa iyong kalooban, pagalingin niyo po ang kanilang mga karamdaman at i-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Iniisip rin po namin si Brother Goring. Salamat po, Ama, na gumaling ang kanyang tuhod. Salamat po sa inyong tugon sa aming mga pananalangin para sa kanya. Pati na rin po, Ama, kay Mrs. Doris Bantok. Salamat po na nagsimula na ang kanilang bagong negosyo na parlor. At hiningi po namin, Ama, na basbasan niyo po ang kanilang bagong negosyo doon. Si LG po, Ama, ay mababa ang kanyang hemoglobin at hinihingi po namin na tumaas po ayon sa iyong kalooban na hindi kailangan salinan pa ng dugo. Alam ko po na mahirap ang ganong karamdaman.
Kailangan din po Ama ni Ma'am Pablo para sa iyong school. Personal, hindi ko po alam ang problema doon, pero kayo po alam po ninyo yon, at hinihingi po namin ang iyong gabay at basbas sa kanilang school. Pati na rin po ang pamangkin ni Ma'am Maria. Hinihingi po namin Ama na basbasan niyo po siya, na makakalabas siya sa hospital ayon sa iyong kalooban, at makasama namin ulit dito. Pati rin po Ama ang business ni Ma'am Lulit Obon. Hinihingi po namin na tulungan niyo po sila. Pati na rin po Ama, pasensya na nalampasan ko ang isa, ang pamangkin ni Ma'am Gina, ang birthday ng kanyang pamangkin. Salamat po Ama sa karagdagan buhay sa kanya, at hinihingi po namin na tulungan niyo po siya na gumaling sa kanyang epilepsy ayon sa iyong kalooban Ama. Balikan po namin ang kanina, pati na rin kay Hinerosa Abadila, pasensya po. Hiningi din po namin na gabayan niyo po siya at basbasan niyo po kung ano mga ng kanyang mga kailangan ngayong umaga. Pati na rin po Ama sa aming kalusugan, sa bawat isa sa amin, higit pa ngayon sa panahon ng pandemic. Pati na rin po sa iyong mga manggagawa, mga pastor, teacher, layman, at especially po alam niyo po na malapit sa aking puso ang mga missionary. Pero sa bawat isa sa amin po, tulungan niyo po kami na magawa namin, nagawin namin ang mission na ibinigay ninyo sa bawat isa sa amin, at bigyan mo kami ng lakas, ng talino, ng kagalingan, ng gabay ng iyong banal na espiritu para magawa po namin ito. Ang lahat po Ama ay aming tinitiwala sa iyong mga kamay at hinihingi iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas, si Hesus Kristo. Amen. Ayan. Maraming salamat, Brother John, sa iyo pong pagpapaunlak sa atin pong morning devotional ngayon. Medyo nag-Christmas. Ayan. Bago ka namin lubusang tayo magpaalam, baka meron kang gustong i-promote sa mga gawain po ng PFM, lalo na sa missionary work. Yes, actually, ang gawain ng Panginoon sa mga katutubo, sa mga unreached, sa mga tao na walang alam tungkol sa Panginoon. Mga kapatid, napakarami pa rin dito sa mundo, kahit sa Pilipinas mismo, more than 100 mga tribo ang hindi pa, wala pang Adventist presence, wala pang nakakilala tungkol sa ating Panginoon. Sa buong mundo, ay aabot ng 2.2 billion ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya i-recommend ko po sa inyo na i-consider. Alam naman natin ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon na maging kasali sa kanyang mission, na maging gumawa ng alagad. Pero i-consider po ninyo, baka ang tawag ng Panginoon sa inyong puso ay para sa mga unreached, sa mga tao, sa mga lugar na walang nakakakilala kay Jesus. At kung nais po ninyong matutunan kung paano kayo ay huling maging kasali sa gawain ng frontier missions sa mga completely unreached, ay kausapin nyo lang po kami. At kung kailangan ninyo ng contact information, ay alam ni Pastor Juby kung paano kami i-contact. Ayan, salamat Brother John. Amin pong ipinopromote ang gawain po ng Philippine Frontier Mission. At ang atin po namang mga churches ay supporter po, lalo dito sa aming distrito ay supporter po ang ating mga kapatid. Kaya atin pong pinasasalamatan ang mga kapatiran na sumusuporta po, nagbibigay ng offering para po sa Philippine Frontier Mission, sapagkat yung pong kanilang mga ginagawang sakripisyo para po sa gawain, maabot po ang mga nasa kabundukan na hindi maabot po ng mga pastor, ng mga layman, ay napakalaki na ng puso. Kaya saludo po ako sa mga missionary, sapagkat ako rin po yung naging missionary sa Japan. At kahit dito sa Pilipinas ay naging training ground ko po yan. Kaya Brother John, sana ay ito'y hindi ang una at huli nating pagsasama dito sa ating Hope and Love Morning Devotional.
ikaw ay muli naming aanyayahan. At Brother Joseph, nagko-contemplate kami ni Brother John ng isang program, maaring sa gabi, na tungkol po sa gawaing missionary. Ano, Brother John? So, para po lalong ma-promote natin ang gawain ng Philippine Frontier Mission at iba pang mga missionary work sa ating bansa at upang ang ating mga viewers ay updated. Brother Joseph, meron kang mga gustong batiin at pasalamatan ating mga viewers? Binabati ko po yung aking mga kamag-anak dyan sa Candelaria, Quezon, mga Pasamba, Quezon Province, at sa Cavite, mga kamag-anak ko po sa Cavite, diyan po sa Cavite, at saka sa USA, mga aking mga tita, mga aking mga pinsan na nandyan sa USA, dyan sila nakatira. At tigit sa lahat, binabati ko din po ang mga aking mga klase ngayon na nakikinig. Yan, mga taga-AUP. Yan. At mga taga-Liam Batangas, dalawang church, Matabungkay at saka mismong bayan ng Liam Batangas na lagi po. Meron po tayong mga viewers po diyan. Araw-araw po silang nakikinig din sa tuwing umaga sa ating morning devotional. Binabati po namin kayo dyan at tigit sa lahat ng pamilyang Alipusan at Templanza. Yan po yung mga nakikinig po sa atin lagi. At yung pamilyang Gonzales din. May kapilido din dito si Sister Ann Gonzales. Si pamilyang Gonzales at Ilaw Family. At nagpapasalamat din ako, Pastor, sa ating kasama. Talaga namang hindi niya ako pinahirapan maglabas ng mga bala ng mga English. And si John Holbrook, yan, sabi nga ni Pastor, ay maganda nga, Pastor, na makakasama natin siya sa programa. At ako'y natutuwa na meron tayong imported. Dapat tayo, mga ano lang tayo eh. Maganda may pag-imported. Yan, marami tayong matututunan kay John Holbrook, kay Brother. Okay? Nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong umaga. At higit sa lahat, hindi lang ngayong umaga. Mahaba pa ang hapon. Pagpalain tayo. Tayo po ay mag-iingat lagi. Hey lang, Pastor. Salamat, Brother Joseph. Si Brother Joseph po ay nag-aaral po sa Adventist University of Philippines at kumukuha po ng kursong pagkapastor. Kaya ipanalangin natin na siya po ay makatapos na at makasama natin sa talagang gawain po dito sa field. Kahit wala, hindi pa po siya graduate, kahit matindi na po ang kanyang mga paglilingkod. Pagbalain ka, Brother Joseph, Diyos sa iyong pinaglilingkuran. At ganun din si Brother John, kumusta sa iyong pamilya. Ingatan tayo ng Panginoon. Sa atin po mga viewers, thank you very much po sa inyong talagang walang sawang pag-support at pag-subaybay. Sa atin po mga sponsor, mga donors, talagang mahal na mahal po namin kayo at naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sa mga kapatiran po dito sa Central Quezon 2, maging sa iba't ibang bansa po na mga nanonood sa atin ngayon, thank you very much. Amin po muli kayong inanyayahan bukas sa atin pong morning devotional sa Hope and Love every 6 o'clock in the morning. Mga kapatid, maraming salamat. Mahal po kayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo sa umagang ito. Pansamantala pong nagpapaalam, Pastor Juby Estrada at aking pamilya sa ngalan po ng Hope and Love Media Ministry. Bye-bye. Maybe I'm going to